Breaking news! Naku po, nagkalabasan na. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos gumawa na naman ng history sa ating mga kababayan sa Western Visayas. Paano ba naman kasi mga kababayan, nagpaiyak lang naman ang ating Pangulo matapos magpaulan ng hindi sukat akalain ng mga special assistant sa Western Visayas. Dito mo talaga makikita ang totoong kulay ni PBBM mga kabayan dahil kahit na masama ang panahon, hindi pa rin naging hadlang ang magbigay ng tulong doon ng ating Pangulo. Ang tanong, sino-sino kaya ang nabigyan ng tulong at ano-ano kayang klaseng tulong ang kanyang pinamigay? Totoo bang mga pro-Marcos lang ang mga nabigyan ng tulong? Satisfied kaya ang mga kababayan natin sa kanilang natanggap? Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang personal na nag-abot ng mahigit 100 milyon pesos na tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Central Visayas. Kung mapapansin nyo mga kababayan, ay ginagalugad talaga isa-isa ng Pangulong BBM ang lahat ng probinsya ng Pilipinas para magpaabot ng mga presidential assistants. Sa pamamahagi ng tulong sa Bohol, tumanggap si Bohol Acting Governor Victor Balete at Cebu Governor Gwendolyn Garcia ng tig 50 million pesos mula kay Pangulong Marcos. Nagbigay din ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ng tig 10,000 pesos bawat isa sa 10,000 beneficiaries mula sa Bohol at 10,000 beneficiaries din mula sa Cebu sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na ahensya. Ang bawat isa sa mga dumalo sa okasyon ay tumanggap din ng tig-5 kilong bigas mula sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez, Speaker of the House of Representatives. Lumabas sa talaan ng gobyerno na 48 local government units sa Bohol ang isinailalim sa state of calamity noong June 25 dahil sa El Nino phenomenon na nakapa-apekto ng 13,383 families doon. Ipinahiwatig din nila na nakapagtala ang gobyerno ng 1.44 billion pesos na pagkalugi sa agrikultura na nakaapekto sa 70,567 apektadong magsasaka at mangingisda sa Central Visayas. Nag-alok ang Department of Agriculture ng mga makinarya sa sasakahan, kagamitan, buto at pataba, hauler at fiberglass boat, fishing parapernalia at mga programang pautang. Ang mga tulong mula sa Integrated Livelihood Program ng DOLE at Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged Displaced Workers or TUPAD Program ay ibinigay din sa mga benepisyaryo. Nakatanggap din sila ng Training Support Fund at Starter Toolkits mula naman sa TESDA. Ang mga livelihood toolkits ay ipinahagi din ng mga Department of Trade and Industry. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng Pangulo na kailangan ng whole of government approach para matiyak na walang Pilipino ang maiiwan. Ang bawat isa ay tatanggap ng kinakailangang tulong mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Samantala, sinabi din ni Pangulong Marcos na handa ang gobyerno para sa nilalapit na La Niña, na inaasahang tatama sa ilang bahagi ng bansa sa susunod na mga buwan. Naglaan ang gobyerno ng pondo at naghanda ng mga hakbang upang matulungan ang mga Pilipino na harapin ang mga hamon na dulot ng weather phenomenon. Nangako naman ang Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagsisikap upang maibigay lahat ang pangangailangan ng bawat Pilipino. At hindi pa nagtatapos dito mga kababayan dahil nangako din si PBBM na pagpapabutihin pa niya ang mga buhay ng lahat ng magsasaka at mangingisda sa Bohol. Inanunsyo ng Pangulo ang malapit nang matapos na Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Projects na magpapatubig sa mahigit 530 hectares na sakahan sa munisipalidad ng Mabini at Alicia. Samantala, umasa ang Pangulo na hindi makakaranas ng panirang kalamidad ang bansa ngayong taon. Ngunit tiniyak ng Pangulong BBM na ang kanyang pamahalaan ay handa sa anumang sakuna para tumulong sa lahat ng Pilipino dito sa ating bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa lahat ng pamahalaang nasyonal at lokal, sa lahat ng kanilang tulong at hinihiling niya ang pagkakaisa upang makamit ng Pilipinas ang hangarin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Napakasaya ko na makasama kayo ngayon dahil matagal na po ako hindi masyadong nakabalik.
At sa mga dahil naman may dala kami, tamang-tama at may dala naman kami ayuda at magagandang balita. Sana naman ay maramdaman ninyo na sulit naman ang pag-aantay ninyo sa aming pagbisita. Ang Bohol po, kagaya po ng Cebu, ay kilala na po na sikat sa dahil sa tourism industry. Mapalokal man o mga lokal man, mga Pilipino o yung mga dayuhan. Kilala ang inyong probinsya sa inyong white sand beaches, mga dive site, ang chocolate hills, ang mga tarsier, yung asin tibok, na nakadilihensya pa ako ng asin ng tibok doon sa gumagawa at mapapasarap ang kain namin mamayang lunch. Pati na sa kalamay na talaga namang napakasarap na kaya paborito itong gawing pasalubong ng lahat ng pumapasyal na pumapasyal sa inyo. Maliban sa turismo, ang pagsasaka at pangingisda ang ilang pa sa pangunahing industriya dito sa Bohol. Asa ang king yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko, ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil dyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Mga kababayan, dala po namin ang 100,000,000 piso cash assistance para sa mga Boholano at Cebuano magsasaka at mangingisda at para sa kanilang pamilya. Tigli 50,000,000 piso ang ilalaan po natin sa dalawang lalawigan at ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tigsa 10,000 piso. Kasama din po natin ang ibang mga kabalikat sa mula sa gobyerno na may mga dagdag pang tulong para sa inyo. Una na riyan, ang kasama po ang ating mga congressman dito sa aming ginagawang programa at galing sa tanggapan ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez, may pinapaabot ang Speaker's Office at saka ang House of Representatives na tigli 5 kilong bigas para sa lahat sa inyo na nakadalo kayo ngayong araw dito sa atin. Mula naman sa iba't ibang sangay ng Department of Agriculture, meron tayong mga linalaan na loan program. Meron tayong 2 unit na 4-wheel drive na traktor, mga pataba, sako-sakong binhin ng bigas at mais, mga pudla, nanyog at marami pang ibang kagamitan. Mula naman sa Department of Trade and Industry, pangkabuhayan sa pagbangon at ginawa o PPG program, mayroon namang ibibigay na livelihood kits na nakakahalaga ng 8,000 piso para sa 9 na mga dating rebelde na nagbalik loob na sa panig ng bayan. Sa dole naman, manggagaling ang higit 2,300,000 piso para sa higit 100 benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. Mahigit 1,800,000 piso naman para sa halos 400 benepisyaryo ng Tupad Program ng DOLE. Meron pang 10,000 benepisyaryo na tigsa 10,000 piso ang ibibigay ng DSWD sa ilalim ng kanilang programa na ayuda sa kapos ang kita program o yung AKAP. TESDA, kasama rin ang TESDA. Kaya po ito yung pinatawag natin, yung whole of government approach. Lahat po sila ipinagsama-sama natin para buong lahat ng pangangailangan ay natutugunan natin. At kasama nga dyan ang TESDA, at TESDA naman nagbigay ng training support fund sa 20 beneficiaryo. Starter toolkit ng shielded metal arc welding para naman sa 20 beneficiaryo. Nandun po sila, naka-display yung kanilang tinanggap sa DTI. Alam kong higit 13,000 pamilya at higit 14,000 magsasaka at mangingisda sa Bohol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makabawi sa mga hamong na dinadaanan ninyo.
Ngayong tagulan na, ay panalangin naman natin ay hindi na tayo makakaranas ng matinding kalamidad sa mga susunod na buwan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang ating pamahalaan ay laging nakaantabay. Tayo ay naglaan ng pondo, mga food pack at iba pa, mga ayuda kung kinakailangan. Layunin natin na maging handa sa lahat ng pagkakataon upang hindi na tayo mahirapang sumagot sa tawag ng bawat sitwasyon. At gaya ng sinabi ko kanina, maliban sa mga ayuda ay may dala rin akong magagandang balita tungkol sa inyong probinsya. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit nang matapos. Nawa ay mapapakinabangan ng mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na 500 ektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia. Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Walang sawa kaming nagtutupad ng mga programang makakabuti po sa inyo. Magsasagawa ng mga ibang proyekto, makakapagbigay ng ginhawa sa inyong buhay. At mamumunuhan para sa inyong kapakanan at kasaganahan. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na inilalaan natin para sa kanila. Mga magigiting na mangingisda at magsasaka ng buhon, salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Kung tayo ay sama-sama at nagbabayanihan, walang pagsubok na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin matatagumpayan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang probinsya ng Bohol. Mabuhay ang bagong Pilipinas.